Okay, ito next topic. Maraming mababantog sa akin dito. Bakit? Ayaw mo kay Shell nalang pabasa yun. Mm-mm. So, bumibili ba kayo ng mga game credits? Diba? Let's game say credits. Diamonds, CP. Sa gacha, bumibili ako, yes. Bumibili kayo. Bumibili kayo in-store or dun sa mga Facebook resellers? Oh. Yung mga official. Di ba? Discounted mga ganun. Sa akin, mga in-store. O the shop, mga ganun-ganun. Nako. Official pa official, din. Official, shop, official. Ganun. Pero never ka bang bumili dun sa mga Facebook na page na nagbebenta na mataas yung review nila. 5 out of 10. Legit seller, mga ganun. Ayoko mag-risk. Kasi, si Shell kasi yun eh. Si Shell kasi yung ano. Si Shell kasi yung 5 out of 10 legit seller. Baka mamaya takalain nila totoo, huntingin nila ako. Pag na-scam po kayo ni Shell, screenshot and then post natin sa mga Facebook page. Wag, di ako nagbebenta guys. Bumibili lang ako dati. But dati pinag-usapan kasi in a recent article ng gamingphone.com, it was revealed that COD Mobile will have a new anti-cheat system. Yung anti-cheat system na yung bago niyang feature is, ano daw, i-remove nila yung mga illegally obtained CP dun sa mga So, bakit pinag-usapan natin yung mga official or discounted na sellers, no? Kasi yung kinoconsider nila ng mga illegal, una yung mga nag-covered ng loopholes, yung misuse ng refund policies, or other illegal activities. Bakit muna nila in-implement tong bagong anti-cheat system na to, no? Kasi apparently, there has been a noticeable rise dun sa pag-misuse ng refund policies nila and other methods of gaining mga CP or mga credit nila. Sa Valorant, merong discounted Valorant points, ganun, or discounted Wala lang idea, to be honest. May idea ba kayo? Wala lang idea kung paano nila nakukuha. I mean, bakit may ganun yung mga normal nga bang? Bakit mas mura sila compared sa official store, di ba? Di ba kayo nagtataka? Ako, ang isa sa naisip ko noon, baka, kunyari, mga streamer, meron silang mga CP, pwede ba mag-transfer? Not sure. Pero paano nga? Yun, I don't know. Paano nga ba? So, streamer ang gumagawa. Hindi naman streamer. Pinagbinta ka pa yung streamer. O, hindi! Sabi ko, meron si silang po. Mga CP. Si Shell lang po! Hindi ako nagbibintang. Sabi ko, iniisip ko, asan nila nakukuha yung madaming CP. Paano nga ba? Paano ba? Hindi ko alam paano nag-work yan. Okay. So, may ini-interview ako. Tatawag na natin sa pangalang RR. So, ano siya? Online seller siya. Okay. Nagbibenta siya ng mga discounted. Yung mga kliyente niya, big times. Kilala ko yung mga kliyente niya. So, according nga ito dun sa source ko, no? Yung method daw nila na ginagamit to get yung mga cheaper credits na to is through illegal activities talaga. Which is, if familiar ba kayo sa term na carding? Ay! Ano yun? Okay. Hindi ko alam yan. Hindi ako familiar sa carding. Okay. I see. Sides, ano? Explain mo kay, ano? Kay di ba ito yung ano? Carding? Yung parang, di ba ano, related to sa ano? Sa refund? Dark webs. Ah, iba? Yung iba pa pala. Okay. Gets. Kasi yung alam ko, ang gagawin nila parang kukuha sila ng information ng card, ng credit card. Gagamitin nila tapos i-refund nila. Tapos magtatanggalin nila yung ano, tatanggalin nila, parang ibuburahin na nila yung account na yung pag nakuha nila yung. Yeah. So nandun ka dun sa next step. Yung previous step noon, yung pag-acquire ng card, yung carding. Okay. So yung carding kasi ito yung papunta ka sa dark web, bibili ka ng listahan ng mga credit cards na scheme. Oh my god. Yung mga nanakaw. Scheming credit cards, scheming yan. Yeah. Mm-hmm. I see. Tapos yun yung ginagamit nila pang-purchase ng mga credit. I mean ng pag-purchase ng mga in-game credits. Yeah. Oo. Bili ka sa akin ng ano, card fraud talaga yun eh. Oo, fraud na yun dating noon. So yung isang way, another method according sa ano, dun sa source ko is ano sila, gumagamit sila ng mga fake na postpaid accounts. So mag-a-apply ka ng postpaid sa Globe, Smart, ganyan. Ah, kasi may link na ano yun. Na gamit yung ano, fake din yung ano, yung identity na ginagamit nila. And then, yung limit, imamax nila. And then, magre-register sila sa mga ano, GCash or dun sa mga game website na ano, yung gagamitin nilang pambili. So, ano dito, majority is through illegal activities. Illegal talaga. Discounted sellers. Wala akong alam na way na paano nila kuha yun legally. So, assumption na punta tayo dun sa it's from an illegal activity. Yeah. Unless fully sanctioned sila ni Riot Games or ni ano, Mobile Legends. So, magbenta kayo na mas mura. Discounted talaga na. Which doesn't make sense kasi nagbebenta rin sila dun sa shop nila. Parang tataloyin nila yung, lulugiin pa nila yung ano, parang pinaka main shop nila if gagawin nila. So due to the rise na yon, may crackdown si Call of Duty Mobile in regards dito. Shoutout nga pala sa kay Ayubex Box, kay Pat Zyu ka? Parang, shoutout sa'yo.
pangalan na hindi ko alam kung... And then, shoutout kay Lampasupa, shoutout kay MyStream, shoutout kay Lumina Louie, kay Pride Rice Gaming, shoutout kay Tokay Licious, kahit wala si Reconnecting, shoutout sa'yo, kay Michael Stranglet, shoutout din, Bicolano Gamer, and Pride Rice Gaming, Noobs B, shoutout din. If may na-miss out ako, pasensya ka po, babawi ako next.